Isa ka rin ba sa mga taong bahay na hindi naman na bet lumabas kasi iniisip mo gastos lang yan eh? Well, hindi naman mahal maging masaya, guys. Minsan lang naman tayo mabubuhay sa mundo kaya labas-labas din pag may time. Minsan na rin naman kaming naging ganyan ni Tito Durst. Yung tipong bahay-trabaho lang kasi nga short yung budget natin. Pero madalas, guys, doon nagiging toxic eh. Yung bahay-trabaho na lang ang routine ng buhay mo. Yung tipong wala ka namang ibang pinagkakabalahan tapos ang iisipin mo lang kung paano babayaran yung bills mo. Masasawa ka talaga eh. Kaya naman naisipan ni Tito Durst na pumunta kami ng Maynila para tikman yung tumbong soup ng Rados. Pero masyado tayong maraming dinaanan, guys, kaya abangan nyo na lang yung part 2 ng video na to para sa tumbong soup. Nag-decide kami na 11 AM na lang kami umalis ng bahay at paglabas nga namin, nakita namin yung vlogger naming kapitbahay. Actually, mas madalas nga si Tito Durst ang nakakausap nila pag may pagkakataon. Actually, kahit nasa tapat lang sila ng bahay namin, nahihiya talaga ako eh. Dati naman kasi hindi naman talaga ako mahilig sa mga artista or sikat na tao. Pero pag may pagkakataon kasi na makikita mo sila, iba rin talaga yung feeling. Nakaka-starstruck din kasi talaga. Actually, bago kami nakapagpa-picture sa kanila, umalis na kami niya ni Tito Durst. Sinabi ko lang kay Tito Durst na parang gusto ko magpa-picture kasi parang naghahakot siya ng gamit. So baka sa iba na siya tumira. At tama nga ang hinala ko, naglilipat na nga siya ng gamit. Sa condo na kasi siya titira. Siya nga pala si About Raf, makeup vlogger siya. And yung kapatid naman niya, si Nathan, pumasok na rin kasi sila sa PBB. Sabi nga nila, ang tagal na nating magkakapit bahay, ngayon lang kami nagpa-picture sa kanila. Sabi ko, nahihiya kasi talaga ako eh. Kaya simula ngayon, itapon na yung kahihiyan na yan, guys. Balakid talaga yan sa lahat ng bagay. So ayun na nga, dumaan nga rin pala kami sa friend namin bago kami pumunta sa Maynila. Sabi niya nga, mukha daw akong posporo kasi yung helmet ko pula tapos nakaitim pa ako. Kaya guys, kung may makikita kayong posporo na nakaangka sa motor, ako yun ha. So ayun na nga guys, sa video na to marami tayong dadaanan ha. Kasi si Tito Durst pagka umaalis kami parang teacher. Para akong nagfi-field trip kasi habang nasa biyahe kami, ang dami niyang binibigay sa akin knowledge tungkol sa mga bagay-bagay. Pero tumigil muna kami saglit para uminom ng buko juice. Masarap daw kasi ang buko juice dito, sabi ni Tito Durst. Tinatandaan niya kasi yung mga lugar na natuklasan niya lalo na pagka masarap yung pagkain o yung inumin, tapos dinadala niya ako doon. So umpisa na nga ng field trip ko with Tito Durst, guys. Tinuturo sa akin ni Tito Durst yung mga madadaanan naming mga importante at makasaysayang bagay lalo na at kung tungkol sa Pilipinas. Gusto ko rin kasi ng ganun, yung finifeed yung utak ko. Isa nga rin sa mga lugar na madadaanan namin is yung libingan daw ng mga bayani. Pero nagkamali si Tito Durst, libingan daw pala ng mayayaman yan. Bukod sa mga makasaysayang lugar, interesado din si Tito Durst sa mga bagay na maganda ang pagkakagawa katulad na itong McDo na to. Tapos tinuro niya rin sa akin kung saan matatagpuan yung headquarters ng Philippine Army. Medyo banu kasi ako sa mga lugar, guys. Nagulat na nga lang ako, nandito na pala kami sa BGC. Kasi akala ko dadaan pa kami ng mga bonggang-bonggang highway eh. Sa iba pala kami dumaan. At dahil nga malapit lang naman to sa pupuntahan namin, kaya pumasyal na rin kami ng Venice Grand Canal Mall. Gusto lang naman kasi namin makita yung itsura ng mall. Tapos umikot pa kami ng bongga kasi yung parking nasa pinakalikod pa pala. Sa basement ang parking ng motor tapos 35 pesos yung ticket. Pag manggagaling ka naman sa basement, pag-akyat mo ng first floor, bubungad sa'yo yung food court tapos kakanan ka lang. Ang bongga naman pala dito, guys, na-appreciate ko talaga yung lugar. Wala talagang tapon yung pagpapapicture kasi parang nasa ibang bansa yung feels. At kahit nga saan ka pumwesto, pwede ka pa rin talaga magpapicture kasi maganda yung background. Tapos pinapalibutan pa ng iba't ibang klaseng restaurant, napakadami talaga nila. Ang dami pang resto na mayroon talagang alfresco area. Bagay sa mga magjowang magdadate, yung tipo ng mga magjowang nasa kilig stage pa lang. Monday nga kami nagpunta dito, guys, kaya wala masyadong tao. Tapos sobrang ganda rin talaga ng panahon, hindi mainit kaya ang sarap tumambay. Sobrang peaceful tapos ang kalmado pa ng lugar. Marami nga rin kami nakita dito mga kabataan na nagti-TikTok eh, yung iba nahihiya pa. Kaya pagka may mga nakikita akong mga taong ganun, yung mga nahihiya, hindi ko na lang tinitingnan para hindi sila mailang. Eh kung marunong lang din ba kami mag-TikTok, magsayaw-sayaw na yan, ako bet talaga namin, pero hindi talaga marunong eh. And dahil nga itong view lang naman na to ang pinunta namin dito, sinulit na rin namin yung pagkakataon para makapagpa-picture tapos nagayas nga muna ako saglit kasi mukha akong nakapampasada, di ba? At least maayos ko man lang yung buhok ko para okay naman sa picture. Kami lang naman ni Tito Durst ang nagpapalitan para mag-picture sa isa't isa kaya lang si Tito Durst hindi niya talaga ako kinukuha na ng maganda angulo eh. At dahil nga medyo madaldal tayo, guys, nakilala ko si ate. Sobrang na-appreciate ko yung pagkakataon na may nakikilala akong ibang tao at nakakapalagay ang loob. At dahil nga todo chika na nga kami at mag-isa lang naman siya, wala ring nagpi-picture sa kanya. Kaya kami dalawa na lang ang nagpalitan ng pictures. Na-pressure nga ako kasi sabi ko dapat makuha nang ko na maganda to na magugustuhan niya, ha? Well, guys, I did my best. Kaya pinakita ko na sa kanya and hopefully sana nagustuhan niya. Well, mukha namang happy siya. Sana. Kaya naman siya rin ang nag-picture sa akin pero sabi ko sa kanya, "Be, picturean mo naman ako nang hindi naman makikita yung majubis kong katawan." Well, feeling ko mas na-pressure siya. Pero mas bet ko yung kuha niya sa akin kaysa sa kuha ni Tito Durst. Tapos nag-chikahan ulit kami ni ate. Actually, Joanna yung pangalan niya. May nakita kasi kaming girl. Sabi ko, ang ganda naman ng girl, bagay na bagay sa kanya yung suot niya. Sabi niya sa akin, vlogger ata yun kasi kanina pa kuha ng video. Kaya naman guys, sana abot ang lakas ng loob ko? Well, bumuelo lang ako ng konti tapos sinegue ko na, ate, okay lang ba mapapasama ka sa videos namin? Okay lang naman daw sa kanya kaya naman tinanong ko na, pwede mo
habang i-like and follow ang page namin. At okay naman sa kanya, ako na nga ang nag-like and follow sa cellphone niya. Oh, di ba? Ang tibay din ang mukha ko doon, 'di ba? Pero okay lang 'yan, guys. Pagka may isang bagay ka namang gusto, eto, gusto namin 'to, eh. Parang business lang din naman kasi 'to, eh. Ikaw ang magsasaga, ikaw ang mag-e-effort, ikaw ang magpo-promote. So long as gusto mo 'yung ginagawa mo, hindi ka mahihiya at hindi ka mapapagod. So 'yan nga, guys. Pagkatapos noon, nagpaalam na rin kami kay Ate. Kasi ang purpose lang naman talaga ng pag-alis namin is para kumain doon sa tumbong soup ng Rados. And si Tito Durs naman kasi hangga't kayang puntahan, pupuntahan niya para lang alam mo 'yon, makita lang namin 'yung mga bagay-bagay sa mundo, ganon. Sabi ko nga kay Tito Durs, eh, next time Tito Durs, hindi na lang tayo papasyal dito, kakain din tayo sa mga resto dito. Kakain tayo tapos maghuhugas ng plato pagkatapos. Pwede naman 'yun, eh. So 'yun nga, guys, nag one last ikot lang kami ni Tito Durs bago kami lumabas ng mall. And andun nga pala namin 'yung mga bangkadon, parang ang bangkadon is parang 450 per head tapos kailangan anim kayo dun sa isang malaking bangka. Sabi ko nga, eh, gusto mo sumakay, Tito Durs? Sabi ko, sige, sakay tayo. Tapos huwag tayong kumain ng mga dalawang araw, ganon. Hindi, joke lang. So, yun lang naman for today's video, guys. Abangan nyo yung part 2 na to, yung pagpunta namin sa Rados. Dahil bet namin talagang tikman yung tumbong soup, dun nga daw pala kumakain si Yorme sa Tondo, Manila. At makikita nyo rin yung mga food trip vlog namin sa TikTok, guys. Follow nyo na kami dun. Dalawa yung account namin sa TikTok. Isa talaga yung sa mga pusa ko, tsaka yung para sa amin. Kaya naman, maraming salamat sa mga suporta and shoutout sa mga taong to, kay Sir Anwar Francisco Moksan. Hello din sa mga kids ni Miss Maria Mea Hokame, sila Vien at Dos. Kumusta kayong lahat? Hello din kay Miss Marites Casilihan Garcia. And shoutout din sa lahat ng mga cats ni Oni Boom. Hello sa inyo mga Ming Ming. Big shoutout din po sa family ni Miss Leslie Marzonia, si Alexa Joy Mara, and kay Sir Felix Mara. Hello po sa inyo. Shoutout din kay Mr. Edmar Bartolaso. Hello kay Miss Jonaline Magbanwa Nicodemos. And shoutout din sa ating new viewer kay Mr. Jomer Pagdangan ng Bulacan. Hello sa inyo, sir. Shoutout kay Lia Lia. Big shoutout din po kay Miss Charming Sulapas and happy graduation day sa kanyang anak na si Aubrey Esperon. Ngayong darating na June 30, pinapasabi nga pala ni Tito Durs na lagi mong gagalingan at galingan mo pa sa buhay, okay? And shoutout din po kay Sir RJ Rojas Ignacio. Big shoutout din po kay Miss Anne Rachel and sa kanyang Facebook page na Rachel and Family. Gumagawa rin po sila ng mga videos. Check out nyo po. And lastly, big shoutout kay Miss Angelica Ben. Salamat po sa pananood. So, yun lang naman for today's video, guys. Kita-kits ulit tayo sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye!